ano kaya? Wala talaga akong maisip na ibibidyo ngayong araw na to. Teka, maglalagay kasi akong Christmas frame. Baka hindi na makita yung buong ulo ko. Yan, isood lang natin. Yan! So ngayon, nag-iisip ko kung ibibidyo na tayo about sa vertical pots. At nag-iisip ako ng care tips. Kaso, yan, may care tips na si Black Prince. Nakita nyo na to sa vlog, si Jade Let na binonsay natin. May care tips na si Fred Ives. Ah, wala pang care tips si Harry Watson. Kaso, isa pa ang Harry Watson natin. Ang bait naman tignan kung isa lang ang Harry Watson natin. Kaya siguro, ayun, ito na lang ang ating care tips. Ano nga ba yan? Yan ay nakahang... Wait, kuwanin natin. Ito na lang ating care tips, ano? Yan. Babalikan ko kayo. Tatanggalin ko lang siya sa hanging pot. Yan. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Yan na, ito na ang ating mahabang strings. Paano nga ba tayo mag-alaga ng strings? Nagawa na tayo ng care tips ng strings. But yan, i-update natin siya. At ayan, mahaba na talaga siya. Hindi ko na muna siya puputulin at gusto ko siyang umabot hanggang sa hig. Kasi ganun pa lang siya. Wala pa siguro itong isang ruler. First of all, ito ay string of dolphins at string of banana. Meron ako doon string of watermelon, kaso kasama siya doon sa altar or grotto na ginawa ko. Yun ay nabili ko kay Ma'am Jen, tapos nung napagmasdan ko, mas maliit yung strings niya, ay mas mataba yung strings noon kaysa dito. Ibig sabihin, magkaiba sila ng species or magkaiba silang uri. Kaya yun, nalaman ko na ganun. Yan, ganyan na itsura niya pag naka... hang. At pag nahaba na nacho, yan, makikita natin na mahaba na talaga siya. At hindi yan nakasilip dito eh. Ngayon na, ayun na, ang haba na. Isang puno pala yan. Pinagutay-gutay ko lang dahil gusto rin niya magparami. At dati nakalagay lang siya dito sa pot na to. At yung isa naman, yung dolphin ay nakalagay dito. Kasama ni Napoleon ha. Yan. Ganto ang view ng ating halaman. Yan. Nadilim na ulit kagabi, nakulog na. Yan. Kukuha na akong tubig, didiligan natin siya or hindi na dahil baka umambon pala or maampiyasan sila kasi yan maikli lang ating bubong. Yan. Kumaba na tayo. Yan. Gawa ako ng cute oh. Bibigay ko sa teacher. May mga cute na pot na binigay si Ma'am Joyce. Kaya na ilagay ko sila sa cute na pot. At bahala na kayo ha, kung maulanan kayo dyan mamaya. Yan, ay, nadurog ko na naman ito oh. Paka-arty talaga ni bakla oh. Durog ka na naman. Yan. Na ito pala yung isa. Ayan. Ah, ito yung isa. Hindi to banana eh. Malaki kasi siya. String of watermelon ata. Ay, hindi siya watermelon, patulis eh. Basta iba yan, hindi yan banana. Kasi malaki siya. Ayan, aking grotto. Then, ayan, tuyo na pala siya. Kailangan ko siyang i-mist or diligan. But yan, ang sun exposure dapat ay wala talagang sun exposure. Yan. Tapos, kaya to parang, ayan, nakaturo. Nakaturo ng ganon. Tapos ito din, nakataas o. Kasi siya ay naaarawan. Dapat talaga wala siyang sunlight na makukuha na direct sunlight. Kaso, gusto ko na naandito siya. At yun. Nagtuturo siya. Ayan, nakaturo to.
Tapos sa watering naman, ang watering niya ay ang watering nito ay kapag when soil is dry lang, dahil ito ay iba ang soil mix kaysa soil mix ng mga naandito. Ang soil mix nito, yan, dumako na tayo sa soil mix. Soil mix nito ay yun, gumana pala to. Ano, coco peat or loam soil, tapos may halong masitera at plant culture soil mix. Yan. Yun, isa pa pala yun. Itong mga to, di ba, in-uproot ko yan. Ayan, ang ganda na nila. Ang ginawa ko, pinaghalo ko yung masitera at plant culture, cultured soil mix. Dalawang brand, pero pinaghalo ko sila. At yan, may mga ugat na sila, ewan ko kung bakit. Or dahil nilagyan ko ng rooting powder, or dahil mabilis talaga magpaugat ang masitera at plant culture, tapos pinaghalo ko pa, kaya bongga ang kinalabasan. Yan. Kaso pag string, mas gusto nila ng mas moist ang lupa nila para mabilis silang lumaki. At yun, pinaghalo ko ulit yung masitera at plant culture. 50-50 to, may ano tayo, loam soil na 50% at soil mix ni plant culture tig 25 at ni masitera soil mix. Naman ito ay terracotta pot para mabilis. Kung mapasobra man ang dilig mo, mabilis siyang matutuyo dahil ang terracotta pot ay nag-aabsorb din ng water or moisture. At karamihan dito ay pumice dahil masitera, reverse sand at may konting lava rock gawa ni plant culture cultured soil mix. At na ito yung picture ni Dolphin noon at ni, sige dito na rin, ni Banana noon. Noon, pare silang nakalagay dyan sa dalawang vertical pots. Kaso nakita ko na hindi sila agad mabilis lumaki. Dahil nga mas mahaba ang sun exposure dito, siguro mga 5 hours or 3 to 4 hours. Ganon. Kaya mas inuuna nilang habulin yon kesa magpa-lawlaw sila at hindi yon nahaba ng ganito. Tapos ito namang banana ay galing kay Ma'am Pre-Jane. Kung pre-gene, ayan na. Maganda na to. Pero kulang pa. Yan. Tapos, si Dolphin, hindi ko pa siya pinapropagate. Pero itong banana, napropagate ko na to. At hindi ko na kukunin kasi dumikit na siya. Ipinatong ko lang dito. Dahil, kung hindi nyo naman ibebenta or gusto nyo lang magparami, para makapagpaugat agad kayo, ilagay niyo sa mother niya or itabi niyo sa mother plant niya yung leaves at cuttings. Pero hindi pa ako nagtetesting ng leaves dito. True cuttings lang tayo. At ito na, oh. Nung nakat ko, ito na. Umaba na siya kaso yan, nakatayo pa dahil maikli pa. Pero darating din ang panahon na haba yan. At ito ang isang failure sa ating cuttings. Ewan ko, hindi siya nag-ugat agad. Kaya ayan, tuyo na siya. Evict na siya dito sa ating alaman. Ayan. Tapos nakalagay lang siya sa DIY na macrame rope. Hindi to macrame rope eh. Ano to? Yung pag nagsa Santa Claus, yung mga nilalagay sa damit, sa cortina, yan, ito yun. Nabili ata ito ni Ninang sa Visoria. Nananay kasi yung Ninang ko, kaya doon ako bumili. Yan. Tapos ako na nagtiri-tirintas nito. At yan, bonggang-bongga. Ano pa bang gusto nyong malaman? Kung nasa ano naman siya, loob ng bahay nyo, ang gawin nyo lang ay bright shaded area pa rin sa loob. Yung hindi talaga siya sisikatan ng araw. Tapos pag mataas ang humidity, buhayan nyo ng aircon or buhayan nyo ng electric fan. Dahil ayaw nila na mataas ang humidity. Kung galing namang benggit, wag nyo na siyang huhugasan, yun ang sabi ng iba, pero nag-try ako, hinugasan ko to,
At yan, buhay naman siya dahil daw huwag nyo hugasan kasi manipis ang strings. Ay kung hindi nyo sinasadya na mahugasan, kagaya ko, nahugasan ko siya sa 7 at detain, yan, mabubuhay naman po siya at i-airdry nyo pa rin siya for 7 days or 3 to 4 days kayo. Ako talaga 7 days ako mag-airdry. Or hanggat wala pa yung lupa na binili ko online. Ganun ako. Yan. Ano pang masasabi natin? Wala na siguro. At dyan na natin tatapusin ang vlog for today. At lagi mong tatandaan na to keep up gardening as gardening is life. And life matter to us all. All life is a precious gift to His people. At isa lang masasabi ko sa inyo. I-like at i-subscribe mo na yan. At mag-akit ka pa. At happy planting! See you in the next vlog! Bye!